Alright everyone, hello and good evening. Can you hear me po? Narinig niyo po ba ako? Kasi I'm experiencing Murphy's Law tonight. Okay, ano po ba yung Murphy's Law? Okay, Murphy's Law po mga Tabber Gods, ibig sabihin po nun, it's a cliche. Cliche po yun, no? Na everything wrong that will happen. Okay, so yun po ibig sabihin nun mga Tabber Gods, no? I'm experiencing a lot of technical problems. Una, yung aking mic, katapos biglang yung lights, tapos yung aking background lights. Ayun mga Tabber Gods. By the way, kung napapansin nyo, meron akong drama ngayon, may pa-background lights ako ngayon. Okay, yan. That's courtesy of my father-in-law. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong paregalo. Okay, sabi kasi ng father-in-law ko, nakikita doon yung live ko. Sabi niya, parang patay naman yung background. Lagyan natin ng LED lights. Oh, siya pa yung mas mausisa sa akin. So, ayan, nilagyan namin ng LED lights kanina. Okay. Anyway, ayan, thank you very much po once again for joining us tonight. We have 164 viewers tonight po, mga Tabber Gods. Marami pong salamat sa mga nag-intay po sa inyo. Marami pong salamat. At mga Tabber Gods, kung hindi niyo po nagagawa, please click subscribe. Okay, subscribe button po. At the same time po mga Tabber Gods, kung hindi niyo pa rin po nagagawa, pa-click na rin po yung ating like at share buttons para po ano, para marami pong maka-join po sa ating kwentuhan ngayong gabi. Okay? Ang taray doon ni father-in-law. Ayan, magko-comment. Ayan, so maraming salamat sa ano. Naawa lang sa akin mga Tabber Gods. Marami pong nangyayari ngayong araw na to, in fairness mga Tabber Gods, no? Marami pong nangyayari. Umpisahan po natin mga Tabber Gods sa just to set the stage. Today, kanina po, kinumpleto na po ang ating implementing rules and regulations pagdating sa anti-terror law. Kaya ibig pong sabihin mga Tabber Gods, yung upong batas ng anti-terror law ay meron ng rules and regulations. Pwede na po siyang i-implement ng lahat ng ahensyang involved. So, good luck sa ating mga kaibigan dyan sa bundok, dyan sa loob ng kongreso. Good luck po sa inyo. Ayan, so may IRR na, implementing rules and regulations. So, kawawa po ang ating mga kaibigan sa bundok ngayon. Sabi po, Justice Secretary Menardo Guevara on Wednesday, kanina po yan, said the implementing rules and regulations or IRR of Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020, ATA, has been approved. Aprobado na mga Tabber Gods. On schedule by the Anti-Terrorism Council. Ay, nako. Naalala niya last time no, pinag-usapan natin si Zarate. Ang sabi niya kung constitutional daw ba na i-freeze ang mga accounts ng mga communist sympathizers. Oh, ayan. Malalaman natin mga Tabber Gods. Iintayin natin yung IRR na yan. Pag nilabas yung IRR na yan, eh, pag-aaralan natin yan. Okay? Ako pa, mahilig ako sa mga implementing rules and regulations. Okay, the ATC has approved today, Wednesday, the IRR of the Anti-Terror Law, or ATL, crafted by the Technical Working Group led by the DOJ. We will disseminate copies to the Congress and law enforcement agencies as required under the law and will publish the IRR online and in a newspaper of general circulation in the next few days. Alaka! Makabayan Block! Good job! Excited ako dito mga Tabber Gods, sa totoo lang. Kasi kailangan na talaga natin ito. No? Marami pong salamat sa 400 po na nanonood po sa atin, 400 viewers. Mga Tabber Gods, pakishare na rin po, patuloy nyo na po ang pagsashare ng ating live para marami pong makajoin sa ating kwentuhan. Pero nag-react pa rin po dyan mga Tabber Gods, syempre. Sino pa ba yung mga apektado? So ito ang apektado. Pinalita po ng News 5, mga Tabber Gods, the fact that there are 37 petitions in the Supreme Court against the anti-terrorism law should make the authorities think twice about coming out with an IRR. Pinapagalitan ng Movement Against Tyranny ang DOJ. Pinapagalitan ng
pinanggalitan talaga sila ng movement against tyranny ang DOJ. Ang sabi nila, may 37 petition sa Supreme Court ngayon. Ibig sabihin, marami daw may ayaw. Yung pong gusto nilang sabihin. Maraming may ayaw. Marami daw tanong with so many questions and dangerous provisions. Okay, marami daw tanong na provision, okay, o mga questionable provision. Authorities should exercise extraordinary prudence in implementing this controversial law. Eh syempre kasi apektado kasi sila. Kaya takot sila diyan. Okay, pero mga Taber guys, no, napag-usapan na po natin last time na hindi po makukuha sa dami ng petisyon ang pag-TRO o Temporary Restraining Order dito sa anti-terror law. Hindi po kailangan ng maraming petisyon dyan. Ang kailangan po ng Korte Suprema ay ebidensya na ito ay naaabuso. Okay? Yun po ang kailangan dyan. Thank you very much po, Chris. Chris, Misaki? Miyosaki? Tama ba? Pasensya na. Nakalimutan ko na talaga yung katakala ko tsaka hiragana. Pero thank you very much po for your contribution. It is much appreciated. Okay, going back. Hindi po nadadaan to sa dami ng ano ng petisyon. Nakukuha po ito sa kaso. Kung meron pong kaso ng pang-aabuso, doon lang papasok. Ang doon lang pwedeng maging valido ang kanilang petisyon. O maging valid ang kanilang petisyon. Mizuki, ayun. Mizuki. Thank you very much for helping me. Ma'am Joni at Ma'am Karen. Okay, thank you very much po. Ayan. So, mga Taber Gods, malabo itong gustong mangyari ng movement against tyranny. At the same time, mga Taber Gods, huwag po natin kakalimutan na ito pong batas na ito ay dumaan sa legislative process. Ano po yung ibig sabihin po noon ng legislative process? Ibig kong sabihin yan, dumaan po yan sa Kongreso. Okay? Pinag-usapan nila sa Kongreso. Tapos, pinag-usapan din sa Senado. Pagkatapos sa Senado, dumiretso po yan sa Presidente. Okay? Pinirmahan. Hindi niya vinito. Pinirmahan. So, batas po siya. Wala tayong magagawa doon. Yun ang talaga yun. That's it. Pero mga Taber guys, naghahanap po ako ng provision. Naghahanap po ako kanina, nag-research ako. Naisip ko, meron bang provision sa batas natin na magsasabi na pwede naman itong isuhan ng TRO ng Supreme Court kahit walang kaso? Mga Taber guys, no, interestingly enough, wala po akong nakita. Silent po ang Korte Suprema dyan. Pero nung tinignan ko po ang Gazette, ito po ang official na paper ng or newsletter ng ating Malacañang, nakita ko po ito, Judicial Branch. Alam niyo po ba? Kinlikot tong Chief Justice kasi iniisip ko baka na-update na. Tira niyo. Oops. Hindi ba siya updated? Hindi pa updated yung website ng Official Gazette pagdating sa Supreme Court. Naman. Sereno pa din, oh. Maria Lourdes P. Sereno. August 24, 2012 to present, 2020. Naman. Huwag naman ganun. Sa mga nagtatrabaho dito sa Official Gazette, ha? Hindi ko alam kung PCOO to o Malamang sa PCOO to. O yung humahawak po sa PCOO, nananawagan po ako sa inyo. Ito po ang ating Official Gazette pagdating po sa Judicial Branch. Okay, sa Judicial. Paki-update naman po kasi si Chief Justice Sereno pa rin o dating Chief Justice Sereno pa rin ang nandito. Baka isipin nila. Official pa naman tong Gazette. Okay, Official Gazette pa naman to. So, mga Taber Gods, wala po tayo nakikitang mali sa anti-terror law. So far, okay, dahil wala pa po tayong, tulad nga po ng napag-usapan natin dati, kailangan po muna ng kaso ng pang-aabuso bago po ito isuhan ng court order.
o TRO ng Supreme Court. Eh, wala pa. So, nga. Pero mga Tabber God, syempre, tayo, nagbabasa tayo ng dyaryo na minsan-minsan, may nakita ko to kanina. Syempre, kailangan natin mag-i-updated sa current events. Eh. Nakita ko to kanina, hindi ko alam kung nabalitaan nyo to. Alal, sobrang laki. Ayan, ayan. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo to. 8 hours ago, various militant groups staged a protest rally at the Commission of on Human Rights office in Quezon City on Wednesday, kanina po yan, as they call for the release of political prisoner, quote-unquote political prisoner, Reyna May Nacino, a Kadamay coordinator. Kadamay. Who was arrested during a police raid in November last year for alleged possession of firearms and explosives. Nacino asked a Manila court to allow her to attend the wake and burial of her 3-month-old baby who died of pneumonia last week. Mga Tabbercast, nagpipiesta lahat ng ano ngayon, ha, ng mga komunista. Kasi ang ingay nito kanina eh. Sobrang ingay nitong kaso na ito ni Reyna May Nacino. Ano po ba ang kwento nito? Sa mga hindi po nakakaalam, ito po. Kukwento ko po sa inyo yung kwento. Meron po kasing nanganak na aktivista na hinuli last year. Okay, 2019. November, October, November. Parang ganun. Hinuli po siya dahil for illegal possession of firearms. At siya po ay nakulong. Okay, habang po siya ay nakakulong, eh nanganak po siya itong July. Ayan, nanganak po siya nitong June or July. So, nanganak po siya. Sabi, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas has asked the Supreme Court to release political prisoner Ina Nacino on humanitarian grounds to care for her newborn amid rising COVID-19 cases inside prison facilities. Okay? Ina has suffered great trauma when she was illegally arrested and forced to spend most of her pregnancy in jail, said Brosas. We believe that this is the right time for the government to be compassionate and let a mother nurse her newborn child outside of prison. And then last week, mga Tabber Gods, unfortunately, mga Tabber Gods, binawian po ng buhay yung bata. Last week. So nung nakakulong po siya, ang nag-aalaga po sa bata ay yung kanyang ina. Yung ina po nito nga si Ina. Ina Nacino. Tapos siya po ay nakadetain. Siyempre, nakadetain siya, nakakulong. So, wala magagawa. So, nangyari mga Tabber Gods, last week nga po, binawian ng buhay yung bata. Sumalangit naman. Sabi niya, so, detained activist and grieving mother Reyna May Nacino only has 6 hours. Yep, ito lang po ang nag-request po siya na kung pwede is maka-join siya ng burol nitong bata. Okay? So, pinagbigyan po siya ng korte, no, 3 days starting today hanggang Friday. Ano pong nangyari, mga Tabbercats? Nangyari po diyan eh ito. Ni-request po ng BJMP yung ahensya na nagdi-detain dito sa bata, dito sa aktivista, na limitahan pa yung pagbisita. Okay? Limitahan pa yung pagbisita. Bakit? Ang nangyari po kasi, yung sabi, okay, ayan, Manila City Jail Female Dormitory Officer in Charge, Jail Chief Inspector Maria Ignacio Monteron wrote a letter to the judge asking to limit the visitation by only going to the wake on October 14 and the burial on October 16. Umapila po ito ang chief ng female dormitory ng BJMP sa Manila. Bakit po siya humingi ng what do you call this? Ba't siya nag-request na ilimitahan to? Kasi limitado daw yung personnel niya sa Manila City Jail. Okay, ang nagbabantay daw sila ng 665 persons at 12 lang daw ang nagbabantay. So, mahirap nga naman.
At the same time, so ang nangyari po, no, from 3 days, so from 3 days, ang nangyari na po sa usapan, eh, sa ngayon, pupunta po siya ngayon, day 1 po ng burol, tapos, ang balik na po niya, 3 hours lang yata, from 1 to 3. And then, sa kasusunod naman, ay sa Libing na, sa Biyernes. Ganun na po yung nangyari. So, ano naman po ang nag-reaction dito ng ating mga kasama sa politika? Hindi maganda, mga Tower Gods. Ang nag-reaction po dito ng mga pawok na dilaw ay ito. Una, kinumpara nila kay Bong Revilla. Okay, sabi nila, pag may pera ka talaga, okay lang, ibibigay sa'yo lahat. Pero kapag mahirap ka, wala kang laban sa batas. Yun. Yun ang unang-una na lang sinabi. Sino po ba itong si Reyna May? Okay, paalamin po natin kung sino itong si Reyna May. Para alam natin yung buhay niya. Hindi naman buhay niya, no? Pero yung pinagdaanan niya bilang aktivista. So, 8 months siya na Manila Youth Leader. 8 months pregnant. Okay, so leader siya ng kanilang grupo na ino-organize nila. So, siya po ay nag-aaral sa IRIST, okay, sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. Yan. Sa Santa Mesa. Okay? Tapos nagbo-vocational siya under the Special Opportunity Program. So ito po 'yan si ano, ito po si Ina o si Reyna May Assis. Assis na sino? Ayan. Yan, siya po 'yon. Tapos, ang nangyari po, naging membro po siya ng Anak Bayan sa IRIST. So, alam na po natin. Kung Anak Bayan, syempre, alam naman natin Anak Bayan na yan. Communist Front po yan, yung Anak Bayan. Alam po natin lahat yan. So, naging membro po siya ng Anak Bayan, naging aktivista. Doon naging aktivista. Anong nangyari sa kanya? Naging siya ng kadamay. Okay. Naging what do you call this? Leader siya ng mga kadamay. Ayan. She joined the Kalipunan ng Damayang Mahihirap Kadamay Manila. Ayan. Naging leader siya ng kadamay. Okay? So Anak Bayan po siya tapos naging kadamay. Tapos ang lagi po nilang sinasabi ganito. Lagi nilang sinasabi illegally arrested. So papakita ko po sa inyo itong sinabi ng ating mga dilawang boss. Mga among dilawan nandiyan. Okay, so ito pong sabi ni VP Robredo. Ayan, si fake VP. Sabi ni fake VP, as Filipinos, as human beings, we know how intimate and important the relationship between mother and child is. From the first embrace up until the last breath, I hope we respect and uphold this relationship. So pinaglalaban po ni VP Robredo to, ni fake VP Robredo, itong si Ina na sino. Pinaglalaban po niya yan. Sino pa? Nancy Binay. Senator Nancy Binay. Ibigay naman sana ang respeto at simpatsyang nararapat sa isang inang nagluluksa. Ipinagkait na kay Reyna ang huling yakap. Huwag naman sana ipagkait ang huling mga araw na makasama niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Yan. Oh. So ginagamit nila ngayon itong sitwasyon na to para makapolitika sila. Ayan. Yan po yung kay Nancy Binay. So nauna po si Robredo tapos si Nancy Binay at ito pa. Pangilinan, syempre hindi papahuli. Hindi papahuli si Kiko Pangilinan, syempre. Anong sabi ni Kiko Pangilinan? Magulang din ako. Nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ni Reyna May Nasino. Mahambag naman sana ang mga kinauukulan sa nangyayari sa kanyang baby. Wala na nga siya noong may sakit ang anak, wala pa rin siya para sa kanyang burol. Ay, pabida na naman. Yan, si Kiko Pangilinan.
Next, of course, ang ating resident baba. Resident babalu. Renato Reyes Jr. Oh, sabi ni Renato Reyes, wala talagang malasakit. Oh, sige, problema na naman ng gobyerno. Ang BJMP, from 3 days, ginawang 2 days na lang. From continuous furlough overnight, ginawang 3 hours per day na lang. Ano pa ba ang kailangan gawin ng mga ng isang ina para mabigyan ng panahon na magluksa? Alam niyo mga Tower Gods, magulang din naman ako. Alam ko rin naman yung hindi ko alam yung sakit na mawala ng anak. Thank God. Thank God. Pero mamaya, I'll reserve my reactions later. Yan po sabi ni Renato Reyes. Eto, syempre, kung meron tayong resident baba, meron din tayong resident ngipin. Eto ang ating resident ngipin, si Chel Jokno. Okay, Chel Jokno, ganito sa atin. May sariling furlough, may sariling batas, may sariling justice system ang may pera at may pwesto. Hanggang di nagbabago ang sistema ng ganito, ang mahirap ay maghihirap lang lalo. Ah, matindi. Tapos kinumpara niya yan sa kung paano binigyan ng furlough itong si Bong Revilla at kay this ina na sino. Ito po yung mga tinatawag po natin na maling pagkumpara. Hindi po kasi ganito ang pagkukumpara. Okay? Una, meron po tayo, nakwento ko po sa inyo dati, diba? Kapag magkukumpara tayo, dapat apples to apples. Ibig sabihin, pareho lahat. Pareho ng sitwasyon, pareho ng pareho ng kasalanan, pareho ng sitwasyon sa buhay, pareho ng disposition sa buhay, etc., etc. Posibleng umagree ako dito kay Chel. Posible lang. Kasi magkaiba naman talaga sila. Unang-una, si Bong Revilla, senador. So marami po talagang pwedeng gawing courtesy dahil senador po siya. Unang-una. Hindi po ibig sabihin na okay lang yon. Ang ibig ko lang pong sabihin, dahil senador siya, may mga courtesy na pwedeng ibigay. Pero mga Tower Gods, yun nga po mali po dito yung pagkumpara. Hindi po dapat ganun tingnan itong sitwasyon na to. Kasi hindi naman po kasi aktivista ito si Bong Revilla. Kurakot siya, oo, pero hindi siya aktivista. Pero kurakot siya. Gurado ako dun. Nakulong nga, diba, sa plunder. Itong isa, aktivista. Na alam naman natin na ang anak bayan at ang kadamay ay legal fronts ng CPP. Hindi ba? Komunista kasi. So ito po yung kwento ni Mike Navallo. Favorite din natin 'to ni Mike Navallo. Favorite natin si Mike Navallo, 'di ba? Favorite 'to ng reporter 'to ng ABS-CBN. Tingnan niyo naman 'to mga Tower Gods. Ako kasi mga Tower Gods, tatay din naman ako. Tatay ako. Pag nandun ako sa, God forbid, knock on wood, pag may anak ako na binawian ng buhay, hindi ko gagawin to. Gaganto pa ako, political prisoner. Papakita ko talaga sa mundo na, oy, kinulong ako illegally. May ganyan pang drama. Hindi niya tinigilan talaga yan. Oh, yan. Tapos saka ako lang iisipin yung anak ko na nakaburol. Hindi maganda yan. Ito yung nasa loob na sila. Kapatid, Spokes Fides Lim berates BJMP Manila City Jail officials for keeping Nasino in handcuffs. Kaya inaway-away nila yung mga opisyal ng BJMP. Ayan, nakaposas pa kasi. Dami niyan. The government is utterly heartless, sabi ni Renato Reyes. Napakawalang puso daw ng ating gobyerno na hinayaan pa
na nakaposas to si Reyna. Okay? Si Reyna na sino? Habang nagbuburol. Wala raw puso talaga. Government has zero compassion. Sabi ni Renato Reyes. Ito pa ang pinakamatindi mga Taber Gods. Ito yung, actually mga Taber Gods, nakita ko itong picture na to, medyo na-trigger ako eh. Triggered ako dito mga Taber Gods. Alam nyo kung bakit? Andyan yung picture ng anak mo. Nandyan yung nicho ng nicho, kabaong ng anak mo. Makukuha mo pang gumanyan? Sorry mga Taber Gods, kung medyo hindi po ito hindi ito criticism sa kanya bilang ina. Okay, dahil siguro may pinagdadaanan siyang sakit. Pero ko questioning ko yung pinagdadaanan niyang sakit, mga Taber Gods. Unang-una mga Taber Gods, hindi nga may karapatan ng hukuman na hindi siya bigyan ng furlough o pagkakataon na bisitahin ng kanyang anak. Dito sa picture na to mga Taber Gods, makikita nyo na kung bakit gustong-gusto nilang papuntahin yung babae. Wala nang sagrado dito sa mga komunista na to mga Taber Gods. Pati burol ng baby. Pati burol ng baby. Gagamitin nila para sa propaganda nila. Wala nang sagrado sa mga hayop na to eh. Kasi mga Taber Gods, ulitin ko, magulang din ako. Kung ako nasa ganyang sitwasyon, mga Taber Gods, hindi nyo na ako makakausap. Kahit aktivista ako, hindi nyo na ako makakausap. Isipin ko ba yung pagiging komunista ko? Andyan yung anak ko. Deads. Tapos gaganyan ako? Gaganyan ako? Hindi nagiging sensitibo naman tayo no sa dinanas nung itong babaeng to tsaka sa pinagdaanan ng ano niya, anak niya. God forbid na mangyari to sa mga kahit sinong ina. Ayaw natin mangyari yan. Ayaw natin mamatayan ng anak. Ayaw natin mamatayan ng mga bata. Ayaw natin yan. Ayaw natin yan. Kaya nga mga Taber Gods, para sa akin nakakagalit yung ginagawa nitong babaeng to. Oh, tapos mga Taber Gods, ito nangyari. Nagpa-interview si ate. Nagpa-interview. Hindi ko nakita yung anak ko. Masakit. Masakit sa akin. Hindi ko nakita yung anak ko. Pero yung sa ganyang kalagayan. Masakit sa akin. Masakit daw sa kanya, sabi ko makita anak ko, pero di sa ganyang kalagayan, sabi nung ninasino. Ito pa isang video, ito yung nakakatawa mga Taber Gods, tingnan nyo ha, hindi pa nakakatawa, nakakainis, para sa akin mga Taber Gods, nakakainis to. Ito yung sinabi ni Ina nung binawasan ng kanyang furlough, tingnan nyo ha. Unang puso, yung decision nun. Nabubuhay ko yung anak ko, pinatay din sa akin ng mga kasama yung anak ko, makalino ako. Pati ba naman din sa burol? Pinagkait din sa akin. Unang puso, yung... Taber Gods na. Bakit si, hindi ko naiintindihan kung bakit sinesensationalize to? Ito pa isa. Dito na mga Taber Gods. Dito na lumabas yung ano niya. Yung politika nung kabilang parlor. Tingnan niyo. Diba kakahuli ko? Napaka hindi makatao yung pagbulo din sa amin. Bigla ang kami pinasok.
nang wala kami kamali-malay. Sila naman kami yung Granada. Silang pang kami yung gawagawang kaso na. Nagte-testify na siya sa kaso niya, mga Tower Gods. Humihingi na siya ng simpatsya. Nagte-testify na siya tungkol sa mga sa nangyayari sa kaso niya, mga detalye ng kaso niya. Eh, ba't hindi gawin sa korte yan? Ay, naku. Ito pa. Sa nahinuli. Sa ginawa sa amin na mga aktivista na hinuli ng walang sala, sinampahan ng gawagawang kaso. Napatunayan niya na walang kwenta ang gobyerno. Yan na. Narapat lang talaga na tama yung pinaglalaban ng mga makabayang grupo ng mga aktivista. Yan. Ito lang ginagawa kasi. Ang karamihan ng mga aktivista na hinuli, sinampahan ng gawagawang kaso. Walang kwenta daw ang gobyerno. Napatunayan daw na tama ang pinaglalaban ng mga makabayang grupo. Mga Tower Gods, no, alam nyo, nasaan ba yung Diyos ko, nasisnabog, natitrigger ako kay ate. Totoo lang talaga. Natitrigger. Tapos, dahil nag-uumpisa na siyang magsalita tungkol sa propaganda ng Partido Komunista, ito na yung nangyari. Inawat siya ng mga miyembro ng BJMP. Nagkagulo. Oh, tapos mga Tower Gods, ang pinapalabas nila, binlock yung interview. In the first place, person deprived of liberty ka. Hindi ka dapat nagpapa-interview unless sinabi yan ng korte. Hindi siya dapat nagpapa-interview hanggat hindi sinasabi ng korte. PDL siya, correct. Admin, person deprived of liberty siya. Hindi siya pwede dapat, actually, pabor na nga sa kanya na pinayagan siyang umaten ng burol. Ilang mga nakakulong ang namamatayan at hindi nakaka-uwi. Tapos, ito yung sabi ng mga abogado niya, mga Tower Gods. Mabubwisit. Ako, nabwisit ako nung narinig ko ito. Eh. Pero tingnan ko kung ano magiging reaction niyo. Ito lang. Yes, narinig niyo yun? Freedom of expression daw. Ay no. Yung abogado niya, mga Tower Gods, ano, eh, abogado ng NUPL. Alam naman natin yung NUPL. E, communist front din yan. Grupo yan ng mga abogadong komunista. Mainit ulo ko sa kanya, sabi ni Makuy Makuy. Buti na lang maganda yung light sa atin sa likod. Medyo kumakalma ako ng konti. Pero mga Tower Gods, sinamantala talaga nila. Tinake advantage talaga to ng mga makakaliwang grupo para gumawa ng ingay. At ipakita sa mundo na parang wala nang freedom of expression sa Pilipinas, na ang Pilipinas ay isang nasa ano ulit, parang martial law, diktador uli ang nagpapatakbo. Aba, ibang klase. Oh, nakabantay ang BJMP. Oh. Ito pa isa. Nung iuuwi na siya, dadali na siya sa city jail. Ayan, ito nangyari. Commotion ulit, away-away ulit.
Panoorin niya. Wala pong Yung mga abogado niya nagsisigaw. Dahil na nagsasabi sa inyo na pwede niyong kunin. Alas 4. Nakatabalik naman sa inyo. Alas 4. Paulit-ulit kayo. Alas 4. Mga Tabber Gods, may court order. Kaya nga kinukuha eh. Kasi mga Tabber Gods, sinong mayayari kapag hindi sinunod ang court order? Sige nga, yung mga abogado ba? Hindi naman. Yung mga official ng BJMP. At saka person deprived of liberty na to, PDL na, naka-detain. Hindi pwedeng hindi siya kunin. Diyos ko, itong mga abogado na to, ng NUPL talaga. Ibang klase. Hindi ko po alam kung paano nila binilang, no? Kasi let's say kung 3 hours lang kasi ang binigay. So 1 o'clock kung 1 o'clock nag-start, hindi ko po alam kung ang bilangan nila ay so kung 1, 2, 3, 4, 4 o'clock ang alis, or kung ang bilangan talaga niya ay alauna in punto. So 1, 2, 3. So hindi ko po kasi nakita yung court order, wala yung court order doon. Wala akong nakitang kopya pala ng court order online. Pero mga Tabber Gods, kung ang korte ang nagsabi 3 o'clock. Okay, or 3 hours lang. 3 hours lang siya dapat nandoon. Kailangan po sundin yung 3 hours. Regardless kung anong oras sila dumating. Ngayon kung alauna sila dumating, edi alis sila ng 3. Kasi ganoon naman dapat ang bilangan eh. Ano ba, nagtatrabaho ka, ang shift mo, ang start, 8 o'clock. O di pasok ka before 8. Diba? Pasok ka ng before 8, kailangan saktong 8, nandun ka na. Hindi yung papasok ka ng 8:30 and counted yon as 8 o'clock. Hindi ganoon. Diba? Office, sabi nga ni BJ Kanz, office hours. Ang office hours yung hanggang 5. Hanapin ko yung court order . Kasi ang narinig ko sa narinig ko sa balita 3 hours lang . 3 hours ng today and then 3 hours sa Friday. Pero mga Tabber Gods, okay. Kian 2.0. Ayan, so yan yung mga ito yung nanay ni Nasino. Malamang kadamay. Kumusta po yung pakiramdam nyo ngayon na natapos na lahat? Ay, umiyak kami po. Pero masaya naman po. Nakita rin at nakakausap naman yung anak ko. Hinawa kami yung kamay ko. Na, makawa kami yung kamay ko. Sana lang hugot kasi nila kasi. Ito, sabi ko sa kanya, ako kailan na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nagiging talaga naman kami sa iyo . Hindi pala matapos ang laban. Salamat, Mike. Thank you. Si Mike Navarro, mga Tabber Gods, yung order siya ng kaya yung niya, yung slant ng kanyang reporting ay makakaliwa. Ito si Mike Navarro. Ayan. Kung titignan nyo tong buong thread na to, mga Tabber Gods, lahat yan, lahat po yan, mga Tabber Gods, pinapalabas na napakasama ni
ng gobyerno natin. At sa ito, nagreklamo, at sa ito, tingnan nyo mga Tower Gods, ha? Pinapalabas ni Mike Navallo na napakahirap daw interviewin ni Nasino dahil naka-block daw yung, binablock daw ng BJNP personnel. Pero mga Tower Gods, hindi nga na siya dapat nagpapa-interview in the first place. Wala nga dapat interviewer dun eh. Wala nga dapat media. Kasi wala naman sa court order yun eh. Sige, sinasabi ng abogado kanina. Sabi ng abogado, nasaan ang court order? Kumuha kayo ng court order na pwede na siyang umalis. Sige, asaan ang court order na nagsasabing pwede siyang interviewin? Wala lang ham. Ina, yung nangyari sa inyo, no, nahiwalay ka sa anak mo, gaano kalaking siyempre, bagay na hindi ka kasama ng anak mo nitong mga huling linggo? Ako po para sa akin, yung decision po ng korte ay, hindi po pinagulang sa inyo sa critical na kalagayan ng anak ko na hindi din siya makasama. Meron ka bang mensahe para kay Baby River? May mensahe para sa mga aktivista. Sa kanilang mga sa aming dalawa, na kanino kasalanan itong nangyari, Ina, na namatay si River? Kanino kasalanan nito, Ina? Kanino kasalanan ba't namatay si Baby River? Tinan mo tong Mike Navallo talaga na to. Siyempre, iniintay niyang sabihin ni Ina, kasalanan ng gobyerno kasi hindi ako pinalaya, hindi ako naalagaan ng anak ko. Ginawa nila to mga Tower Gods, wala na talagang sagrado dito sa mga hayop na komunista na to. Diyos ko. Natitrigger ako mga Tower Gods kasi kawawa yung bata eh. Hindi na nila binigyan ng ano yung bata. Diyos ko. Diyos ko, Lord. Thank you very much sa 914 po na nanonood sa atin ngayon. Kawawa yung bata, mga Tower Gods. Kawawa yung bata. Hindi siya nabigyan ng hustisya. Ay, wala talagang sagrado to sa mga komunista na to eh. Walang sagrado talaga sa kanila eh. Gagamitin nila lahat ng paraan, lahat ng oportunidad para makapagpropaganda sila. Walang sagrado sa mga komunista na to. Nag-comment nga si Nick Nangit. Kilala niyo naman si Nick Nangit, di ba? Sabi ni Nick Nangit. Siyempre, kuha tayo ng ano sa abogado. Hindi ko na babasahin to. Sabi niya, blank pala tong si Ray May Nasino na ito. Pinayagan na nga ng korte na pumunta sa Lamay. Gusto pa talagang suwayin. Imbis na 3 oras lang, insist na gawing 4. E bastos ka pala talaga. Utos ng korte, ayaw mong sumunod. Tapos, kukunan ka ng pahayag. Anong pumasok sa kokote ng babaeng to? Ng blank na journalist na yan, si Mike Navallo. Hindi kasama sa court sa order ng korte na pwede siyang interviewin. Pinayagan lang siya na dumalaw sa burol pero walang pahintulot na magpahayag siya. Na magpahayag pa.
hindi yan limitasyon sa kalayaan niya dahil wala na siya talagang, wala na siyang ganyang karapatan pa. Kasi, nakadetene nga siya. Ay, nako. Tuloy, iisipin ng mga tao na pwede pa siyang magbigay ng panayam. Gayong wala naman siyang kalayaan gumawa pa ng kahit anong gugustuhin niya kung walang pahintulot ng korte. Dapat sumunod din kayo sa batas. At isa pa, at siya pa, kasama ng mga kasabwat niyang aktivista ang may gana at tapang na magwala. Eksena ang... ang blank, hindi ka nagluluksa, ginagamit mo ang kamatayan ng bata para sa interest ng iyong mga kasamahan. Ang dapat sa swail na yan ay huwag ng payagan pa ng korte na bumalik sa burol. Tiyak, may paplanuhin ang mga kasabwat niya para gumawa ng gulo at palitawin pang sila ang biktima. Agree ako dito kay Attorney Nick Nangit. Totoo lang. Agree ako dyan sa sinabi niya. Deprived of liberty na nga, person deprived of liberty. Ibig sabihin, bawas na talaga ang kanyang mga karapatan. Ang karapatan na lang niya ay hindi saktan at dumaan sa due process at hindi patayin. Yun lang ang ano niya, karapatan niya ngayon. Hindi siya saktan, hindi siya patayin at dumaan sa due process of law. Yun lang ang karapatan niya. Wala nang iba. Tapos ano yung ginawa ng mga taga-NUPL na abogado na iniisip natin? Aral tong mga to. Matatalino tong mga to. O, kinonsinti pa. Kinonsinti pa, mga Tabar Gods. Ganyan mag-isip ang mga kaliwa. At ganyan din ang pinasok ngayon ng isang sikat na artista. Tinig ni Nene. Special guest Liza Soberano. Saan siya sumama? Gabriela Youth. Oh. Liza, ano nangyayari sa iyo? Ano nangyayari sa iyo, Liza Soberano? Anong nangyayari sa iyo? Kanina lang nangyari 'to eh. Guess who's our mysterious special guest for mga tinig ni Nene reclaiming our voice on the International Day of the Child. Tomorrow, it's none other than Miss Liza Soberano, heart, celebrate, hindi ko alam yan, rock on yata yan. Or chill. Parang may... baka mamaya pag umakit ng bundok to si Liza Soberano, pagbalik niya. Diyos ko. Good luck. Ay nako, Gabriela Youth po yan, Gabriela Youth. Ito po yung video ng kanyang ano, ng kanyang isang excerpt ng kanyang video interview. I know a lot of women in my life who have struggled with this. And I find it so unfair that we women have to go out every day in fear of being catcalled, in fear of dressing a certain way and getting called out for the way we're dressed. And I fear that my nieces and my future children won't be able to go out into a safe environment. And that's why I find it so important to start spreading awareness to the future generations as early as now so that we can create a better future for everyone. Alam niyo mga Tabar Gods, wala akong problema sa kung gusto niyo i-spread ang awareness ng pagrespeto sa babae, kasi wala namang problema doon eh. Hindi issue 'yun. Ang issue ko dito naki-join siya sa propaganda ng Gabriela Youth. Mga Tabar Gods, bakit? Kasi ito ang ginawa ng Gabriela Youth habang siya ang nakasalang. Tingnan niyo ha. Hashtag join Gabriela Youth, Gabriela Collective, join Gabriela Youth Collective Action. Okay, a new woman. Ito sinabi ha. Si Nom Sutter Queen. A new woman, a new Filipina is first and foremost a militant. See? Nang paggamit itong si Liza Soberano para makapag-recruit sila sa Gabriela Youth. Alam naman po natin na ang Gabriela Youth ay ang
Kaya nga, Gabriela, you think? Kabataan version ng Gabriela. Walang problema sa akin kung ang totoong pinaglalaban nila ay ang totoong karapatan ng mga kababaihan. Walang problema sa akin yan. Carry yan. Pero alam naman natin ang tunay na kwento nangyayari sa loob ng Gabriela. Create awareness on what? Abuse ba ang usapan dito? Kasi kung abuse ang usapan natin dito, mga Tabber Gods, ano masasabi nila sa soberano dito? Aware ba siya na yung Gabriela, na Gabriela Youth, na parte ng Gabriela, ay nakmay link sa NPA na kumukuha ng mga kabataang babae para gamiting ano, palahian o para usan ng mga nasa bundok? Mali siya ng sinamahan, mga Tabber Gods. Mali. Hay. The Commission on Human Rights has called on the government to resolve allegations that two NPA rebels were minors that were, you know, di ko masabi yung word kasi madidemonetize yung video. In Leyte, saying that such actions are despicable even amid an armed conflict struggle. Alam ba ni Liza to na nangyayari to? Recently lang, di ba? May nahuling kampo na yung kampo punong-puno ng contraceptives, mga pills, mga condom. Bakit? Kasi syempre, mga tao pa rin naman yung mga yan, nakaka-experience pa rin ng libog yung mga yan. Speaking of abuse, iyak-iyak siya doon sa video niya. Iyak-iyak siya. Gusto lang doon niya magkaroon ng awareness. Ang sinabi lang nga niya, catcalling eh. At saka yung sa pananamit. Eh ito, totoong ano to, act of abuse. Liza Soberano, mali ka ng partidong ano, sinalihan kung yan ang pinaglalaban mo. Dapat hindi ka sa Gabriela sumama. Mga Tabber Gods, hindi lang babae ang naaabuso sa ano ha, sa NPA ha. IP leader bears abuse at the hands of CPP NPA. IP po yung sabihin, indigenous people. Mga katutubo. Or mga yun po, mga katutubo. Sabi, sa Brussels, Belgium, a tribal leader from Mindanao on Saturday bared that he was exploited by a commander of the armed wing of the Communist Party of the Philippines. Datu Langian Asenadbago of the Matig Talomo Manobo tribe shared before the Filipino community how he was abused by the communist terror group. Most painful part for me in the Salugpungan school, yung Salugpungan po mga Tabber Gods, ito yung eskwelahan na binubuo ng NPA sa mga bundok. Ang sinasabi po nila, eskwelahan daw ito. Pero hindi po ito eskwelahan. Ito po ay mga training ground na mga bata para sila ay maging NPA. Yan po ang ginagawa po nila dyan. Kumukuha sila ng pondo galing sa Ibon Foundation. Ibon Foundation po. Ito po yung nilaglag ni Yusek Badoy sa isang interview sa The Chiefs sa Channel 5. Ibon Foundation po yun. Sila po ang may hawak ng Salugpungan Schools. Ang Salugpungan Schools po, tulad po nabanggit ko kanina, ay training ground ng mga CPP-NPA. Ano pong nangyari? Sa babae lang nagaganap. Mali ka ng sinamahang grupo, Liza Soberano. Maling-mali ka ng sinamahang grupo. I have nothing against the LGBTQ community. Pero kapag ganito ang trip nyo sa LGBTQ, may pag-aawayan tayo. Gusto mo palang ipaglaban yung karapatan ng mga kababaihan.
Liza Soberano. Bakit ka sa Gabriela Youth sumama? Bakit ka sa Gabriela Youth sumama? Liza Soberano. Ito, sabi pa ng Preen. Here's a collab we never knew we needed until now. Liza Soberano teaming up with Gabriela Youth, the youth arm of the National Women's Alliance, Gabriela. Sino pa isang artista na member din ng Gabriela? Si ano? Sino ba to? Ah, shucks, nakalimutan ko yung pangalan niya. Admin, pa-comment ka kung sino yon, yung isa pang artista na member din ng Gabriela. Na binatikos ko noong nakaraan. I forget her name. Jenilyn Mercado. Ayan, si Jenilyn Mercado. Si Angel, hindi ko alam kung member siya ng ano, Gabriela. Pero ang alam ko, si Colmenares, eh, ano yun? CPP. Si Agot din ba? Si Agot din, ano? Gabriela? Kaya. Mali ka ng sinamahang grupo, Liza Soberano. Bakit ka nag-Gabriela? Abuse pala ang gusto mong i-bring into front, yung awareness sa pag-aabuso ng mga kababaihan. Eh, mali ka ng sinamahang grupo. Mali ka ng sinamahang grupo. Eh, awareness ng mga magulang na ninakawan ng anak, kaya mong gawin? Alam niyo mga Tabber Gods, no? Ito yung nakakalungkot para sa akin. Nakakalungkot para sa akin. Ang daming mga artistang sumusuporta sa Gabriela, Makabayan, Bayan Muna, Kabataan Party List. Ang daming artistang sumusuporta dyan. Pero sa hook, wala. Wala pa akong nariringga na artista na sikat na nag-endorse ng hook. Sino po si Hook? Si Hands of Our Children. Sila po yung tinanggalan ng Facebook page. Ngayon po, gumawa silang bagong page. Follow nyo po. Follow nyo po yan. Kung gusto nyo supportahan si Hook. Wala pang artistang sumusuporta dito. Wala pang artistang nag-e-endorso sa Hook. Yan ang pinagkagawa nila sa loob ng mga universities, mga Tabber Gods. Ganun sila mag-recruit. Iisipin nila na paiisipin lang sa mga bata na wow, parang sarap-sarap dun sa grupo na yun. Jo-join ako sa LFS, jo-join ako sa kabataan, jo-join ako sa something Christian something na weird. But anyway, ganun ang gagawin nila. Mga Tabber Gods, follow nyo itong hook. Tsaka pakishare. Tsaka may challenge ako dyan sa mga artista na yan. Sa mga artista na yan. Tulad nito si Liza Soberano. Or kahit sinong sikat na artista, parang awa nyo na. Lumagay naman kayo sa tama, Diyos ko. Mag-endorso naman kayo ng tama. Sa dinami-dami ng pwede nyong i-endorso. Bayan Muna. Gabriela. Kabataan Party List. Diyos ko naman. Kasi mga, Diyos ko talaga. Itong mga artistang to, ewan ko kung saan ba hinugot ang mga utak nito mga to eh. Hindi ko alam saan nila nilalagay mga utak nila eh. Dapat hindi ganun mga Tabber. Siyempre dapat alam natin. Alam natin dapat kung saan yung tama. Gusto palang ipaglaban nila sa Soberano kung ano yung mga tama. Eh ba't hindi, ba't siya sumama ng Gabriela? Diyos ko. Ewan ko ba mga Tabber Gods. Sana ma-realize nila yan one of these days, no, mga Tabber Gods, na tulad ng ginagawa nito ni Ina Nasino, tulad ng ginawa nito ni Liza Soberano, lahat yung ginagawa nila propaganda para ano. Thank you very much Jacku for subscribing. Para ano, magsama pa ng mga iba pang kabataan sa bundok, sumali sa armadong revolusyon.
para pumatay ng kinabukasan ng mga kabataan? Huwag ganun. Kawawa naman yung mga kabataan natin. Okay, so mga Tabber Cats, maraming po salamat for joining tonight. Naku, kailangan ko ayusin yung ilaw ko sa likod. But anyway, mga Tabber Cats, maraming po salamat. No? Umabot po tayo ng mga around 900 viewers for tonight. Bukas po ulit, mga Tabber Cats, 11 p.m. Okay, 11 p.m. po tayo bukas, mga Tabber Cats. Sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless you. Ah. God bless you. Ingat po tayo dyan at laban lang po tayo para sa ating mga pamilya. Sa mga nasa Pilipinas po, pahinga na tayo. May work pa po tayo mamaya. So tomorrow po mga Tabber Cats, no, good morning, good afternoon, good night. Pakishare po ang ating replay, okay? Pakishare po ang ating replay sa inyong mga friends, families, at sa iba pa na inyong mga kilala. Okay? God bless everyone, and I'll see you tomorrow at our next YouTube Live. Bye everyone, see you!